Yun, ganun tayo ha. Inhale. Exhale. Normal lang dito ha. Sa mouth. Okay, hindi sa ilong. All right? Mamaya sasabihin ko sa inyo may purpose din yung ilong natin, may gamit yan. Pero ito muna, breathing muna tayo. Okay, inhale, exhale. Okay lang yan. Hindi nyo basta-basta mauubos yan within hour sa mababaw na area. Thank you.
Ayan, so guys, andito na tayo sa PIER UNO Dive Resort dito sa Mabini, Batangas. Ang naging biyahe namin from Quezon City is approximately mga 3 hours. So ayun, pupunta lang kami ngayon sa room namin para i-settle yung gamit namin and then pupunta na kami dun sa dive shop. Ito nga pala guys, yung room rates nila. So, ayan. And you can also message them on their Facebook page so that they can give you more details about it. And if you book one of their rooms naman, ito yung inclusions nun. Bale, kasama na yung dinner, breakfast, and lunch for each person. Kaya sulit na rin siya. Hindi rin sila mahigpit sa check-in and check-out time. Just like us, we arrived at 8 a.m. and pinag-check-in na nila kami sa room at no additional fee. Ayan, so okay na yung mga gamit namin. Bali, pupunta na muna kami dun sa restaurant area nila kasi kailangan daw namin hanapin si Kuya Salve because siya yung magiging dive master namin for today. First, before we start, I want you to go to the dive shop first. Okay. And suit your gear there. Sukat lang tayo ng gear. Hanapin nyo si... anyways, samahan ko na kayo. Ah, sige pa. Mas maganda. Lahat, i-re-rent natin lahat. Tapos, after nun, then briefing, then water kayaking. Okay pa. Okay po. Bali, saan po yung dive shop? Sa baba. Ah, sa baba. Ayan, so pupunta na tayo sa dive shop. Giram kami ng gear. Hi, kuya. Ano yan, kuya? Magkakano yan? Depende po ma'am, meron mga hikaw, Pandora Pelas. Ah, ayos ah. Sige, pagbalik na lang namin kuya. Thank you. Thank you.
siya. So ito yung aming mga tawag ng dito, live shop, live gear, nandito lahat. So ito yung aming mga schedule. Pag professional diver ka na, open water may license ka na, so ito yung susundin namin ng schedule. Tapos meron kami dito ano ng green page, yung aming sinusunod for ano, for sustainable tourism. Yes. Ito yung mga dapat na huwag gawin at saka yung mga dapat gawin ng green page para ma-maintain natin yung ano ng coral at saka ng mga isda. Ito yung stepping on coral, yun yung huwag natin matatan para hindi sila mabasag, kasi every coral is like a glass. Masyado silang fragile na madali silang maputol, madaling mabasag. And then, pag nasira, pag naputol mo yung coral, it takes 2 years bago magkaroon ng 1 inch. Correct. It takes 2 years. Tapos yung no feeding fish naman, yung hindi pag yung pagpapakain ng isla, pinagbabawal din. Kasi, ano yan, pag natuto silang, nasanay silang pinapakain, hindi na sila kakain ng abseil. Okay? So, yung ang mangyayari na, mag-aantay na lang silang bigyan ng pagkain, tapos, hindi sila kakain ng abseil, yung abseil, kakainin din yung coral. So, mawawala yung sustainable Tapos, yung no gloves, yung hindi pagsusot ng gloves, anything na glove, about gloves sa ano, kasi once na napahawak ka sa coral at naka-gloves ka, para mo siyang pinupunasan yung protection niya. Kasi every coral have their own protection for their self, para hindi sila makain ng fish. Yung mga healthy corals, meron sila parang laway na nakano sa katawan nila na kapag nadikit yung fish, na-steam yung isda. So, hindi iniiwasan nila yun. But, kung nahawakan mo siya ng may gloves ka, mapupunasan mo yun. Pag nadikitan sila ng isda, hindi may sting, kakain sila dahan-dahan. Tapos yung no anchoring, tsaka don't buy souvenir elcohol marines. No shark pinning, no littering, ito yung mga no magkakalat, no steering in the sediment, no chasing mga animals, no collecting live, and then, so, yun yung inaano ng Green Pins. Sa ngayon, lahat halos ng resort, na-member kami ng Green Pins sa society sa ito. Ano to? Non-government organization ito. Parang nangangalaga o nagpupus sila ng sustainable tourism o pagpag-pag-pag-nangalaga sa mga coral. Okay? Thank tapos, you po. After natin ma-suit up ito, yung mga ano natin, yung mga gamit, punta tayo doon sa center table na yan. Okay. I-brief ko lang kayo tungkol sa mga gamit, paano gamitin, and then paano antar natin, ano yung mga may experience natin underwater na problem, and then how to solve the problem underwater. Then i-brief na ito, puro ko naman sa inyo. Okay pa. Okay. Yay, thank you po. So, gear up lang muna kami. Thank you.
yan guys, mag-intro muna kami for Discover Scuba Diving. Dito iti-discuss ng dive master lahat ng basics ng scuba diving for beginners. Actually, nakapag-intro na ako ng scuba diving sa Puerto Galera, but since wala pa akong open water license, kailangan ko rin ulit mag-intro and para na rin itong refresher for me. So, sa Discover Scuba Diving intro mo, dito i-discuss sa'yo kung ano mga do's and don'ts when it comes to scuba diving. And also, how to use your scuba gears, how to do basic hand signals, and everything you need to know para makapag-dive. Kaya don't shy away sa mga questions kasi once you are underwater already, of course, hindi na kayo makakapag-usap. Also, if you are a beginner, hindi ka rin pwede mag-dive nang walang kasamang dive master. So, yung dive master mo, palagi lang yan nasa tabi mo or nasa likod mo. Kaya, relax ka lang and enjoy.
Ayun, kakatapos lang ng first dive namin and we are now on our way to grab our lunch kasi nagutom talaga kami. So far, nag-enjoy naman yung kids. Ang dami namin nakitang fishes kaya sobrang saya nila. And also, nakita rin namin yung submerge na lumang jeepney. Ginawa nila yon para magkaroon ng artificial reef sa ilalim ng tubig. That way, magkaroon ng mas maraming breeding grounds ang mga fishes. So, ito yung lunch namin for today. Like I said earlier, kasama na to sa room accommodation, kaya wala kaming babayaran for this one. And honestly, masyadong marami yung food, hindi nga namin naubos to, kaya sobrang sulit din. So, mag-rest muna kami for today. I-enjoy muna namin tong view and yung breeze kasi sobrang relaxing dito sa resort. And we will also prepare for tomorrow kasi magda-dive ulit kami bukas sa second dive site namin. And also, mayroon kaming naka-plan na island hopping and mag-rent din kami ng jet ski. So, lahat yun, isi-share ko ulit sa inyo sa next video namin. So thank you so much guys for watching. Please subscribe and click the bell button. And I hope na kahit papano, meron naman akong na-share sa inyo today.